Hi guys, good day sa inyo lahat. Bali sa araw na to, papakita ko paano ko in-update itong nabili ko last year na action camera na Insta360 One R. So bali, lately ko lang nalaman na pwede pala siyang i-update sa bagong firmware na available online sa website nila. So bali, mas madami doon na mga improvement na nangyari. So let's see kung paano ko ginawa. So sa ngayon, kailangan natin malaman kung anong version meron ang yung Insta360. So bubuhayin mo lang siya. Once you open this one, just scroll mo lang sa taas, slide sa taas. And then, hanapin mo yung settings. Ito. Settings button. Tapos, once mahanap mo siya, hanapin mo yung camera info. So sa ngayon, makikita mo, andito yung current firmware niya, which is version 1.1.43. So sa ngayon, based on sa current updated file nila online under insta360.com, dapat nasa 1.3.8 ka na. So sobrang layo na ng version ko. So madami din siyang in-update na mga upgrade. So much better i-update nyo din siya. So ngayon, una natin gagawin is i-update natin by reformatting our SD card. So punta yung settings ulit. And then, SD card. Yan, nakita nyo. Memory. Oh, wait. And then, ipo-format SD card nyo lang. Format SD card. Make sure na wala na kayong files na kailangan bago nyo ito gawing step na to. So, dapat, ano na siya. Talagang pwede siyang ano, reformat. For format, confirm. Yan, tapos na siya. I-close nyo lang yung, off mo lang yung camera nyo. And then, kunin nyo yung SD card. Yan. And then, upon checking sa website nila, dapat ang firmware natin ay nasa 1.3.8. So, download nyo lang yan. Tapos, copy dun sa SD card nyo. Yun. So, ngayon, babalikin natin yung SD card na may laman ng bagong firmware. So, kabit lang natin. Yan. Close. And then, open natin. So, that time, dapat may makita kayong pop-up. Bagong firmware. Yan. Checking firmware. So, ayayin nyo lang. So, ang ibig sabihin nyo para mag-i-install siya yan. So, dapat make sure na may battery, na full battery or almost maybe 50% ng battery nyo bago nyo ito gawin. So, ayayin nyo lang. Minsan, mag-block out siya. It's normal. So, nag-i-install. Yan. Tapos siya, I think almost only 2 minutes, 1 minute, ganun. So, tingnan natin. Ngayon, check natin kung na-update ba yung firmware natin. Yan. Ang dami na bago agad. So, balik tayo sa settings. Ngayon, titingnan natin yung camera info kung na-update siya. Yun. So, ngayon, kanina, napansin nyo is 1.1. Pagkakalala ko, ngayon nasa 1.3.8 na siya, which is yun, ito na yung updated niya. So, later, titingnan ko kung ano yung mga nabago.